So hi guys, ako nga pala si Jed FT at ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano tayo maglalagay ng DPET token galing sa MEXC. So dito sa MEXC Global, dito tayo makakapag-trade from USDT to DPET. Since nag-announce na sa Facebook, tingnan natin dito. So dear PET Masters, to bring you a better trading experience and meet your diversified trading needs, MEXC will be launching DPET on margin trading. So ito yun guys. So dito tayo mag-transfer from USDT to MEX. So unang-una, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na. Nandun sa taas, kita nyo yun. Click mo na yan, tapos ring mo na yung notification bell. Tapos ito nga pala yung bagong linabas natin na video. Ito, hatching eggs, missing eggs. So naka-accumulate na tayo ng 4K views sa previous video last week. And try natin mag-upload ng videos every week. So let's go, start na tayo. So dito muna tayo sa Binance guys. Kaya nga nang sinabi ko nung una, kailangan verified ka. Kita mo to, kailangan verified ka dito. Pag hindi ka verified dyan, hindi ka makakapag-trade or kahit anong transactions dyan. So yun, dito tayo sa P2P guys. Same process, trade tapos P2P. Click mo lang to, X natin yung Facebook. Same process pa rin, PHP. Tapos Gcash naman yung pera. Oh, saan yung mataas na to guys? Saan yung mataas to? So ginawa kong video to para pag-alaman nyo ano talaga, paano talaga. So kahit 500 pesos na lang tong pera na ilalagay ko. Sige lang. So 59 siya. So huwag niyong gayahin yung ginagawa ko ha, nga bibili ako ng ganito kahalaga. Huwag niyong gayahin to, akin lang to para may tutorial ako sa inyo. So dito tayo sa 59 pesos ito. Since 500 naman yung ilalagay natin. Yan, wala na. Ay yun, may mas mababa pa. 9.10, we check natin. Ito guys, ito. Kita niyo to. So huwag niyong gagayahin yung ginagawa ko nga, bibili ako ng mahal. Para sa akin lang to. So type niyo 500. So 8.46. So ito yung makukuha ko guys sa 8.46 ko, 424 pesos lang. So dapat talaga tingnan nyo yung inyong pera dito. So ito na guys. So tap na natin 500. Tapos by USDT, same process pa rin. Same process. Tayin nyo lang. Type nyo, click nyo yung Gcash. Tapos type nyo dito, I will pay now. Yun. Tapos send natin yung itong number na to. Send natin yung 500 dyan. So yun guys, sent na. Tapos transfer next. Tapos confirm. Tapos wait nyo lang. Wait nyo lang dyan. Yung dumating yung 8.46. So tapos na ata guys. So dito tayo sa wallet natin, over of Fiat and Spot. Tapos wait lang natin. Tapos check ko muna. So ito yung balance ko talaga, $9.17 sa last ko. So punta ka dito sa dashboard mo. Tapos wait mo lang. Tapos dito ko sa P2P. Tapos transfer mo yung $8.46 mo to USDT. Type mo lang USDT. Tapos max. Tapos confirm transfer. Tapos go to trade. Tayin nyo lang. So mag-adapt na yun yung 9 point something ko. Tapos yung 8.46 ko. So balik tayo dito sa Fiat and Spot. So nandito na guys, $17.63. So convert natin to. So magkano yun? 17.63. 884 na lang. Malaking bawas na yun. So sige lang, para lang makagawa tayo ng video para may pang tutorial tayo. So yun na, ito na yung pera natin. So transfer natin dito sa MEXC. So gawa lang tayo dito guys, fill up nung natin. So kapag na-verify nyo lang lahat guys, wait, hindi pa to na-verify pero try natin ipang kapag-transfer tayo. So dito ka sa assets, tapos account, click nyo lang, hanapin nyo yung USDT. So ito USDT. So ang gagawin natin eh, sa USDT mag-deposit tayo. Tapos dito sa Binance, mag-withdraw tayo. So, click natin yung USDT. Prefer nyo lang, deposit. Tapos, i-copy nyo yung address guys. Copy nyo lang, copy. Tapos punta dito sa Binance. Tapos, hanapin nyo yung USDT. Click nyo yung withdraw. Withdraw. Tapos, ilagay nyo yung address. Yun, address. Ito. Click nyo lang yung max. May bawas to, isa. So, 16 USD na lang. So,
dito tayo sa i-convert natin. So hindi sa pinapabili ko kayo ng mahal, pero ginawa ko to ng video na to sa purpose na mapakita sa inyo paano i-convert yung direction na dipet. So ito yung nakuha ko, 834. So mababa siya, guys. So balik tayo dito. Withdraw natin. Minus 1 yan, ha. Minus, wait, hindi nakikita. Wait, yan. Minus 1 yan lagi pag mag-withdraw, ha. So withdraw nyo lang, tapos continue, tapos get code. Hintayin nyo lang. So ito na yun, guys, na input ko na. Tapos submit nyo lang. Hintayin nyo lang, complete nyo. Tapos wait nyo lang to transfer yan. So recent withdrawals ito. So dito tayo sa MEX, tapos punta tayo sa records. So ayun, may pumasok na 16.630014 na pera. So ngayon bibili tayo ng DPET token. Ang presyo niya ngayon is 206.56. So bumaba siya, guys, from 76, nagdip siya. So 834. So makakabili tayo ng isang o tatlong DPET dito. So okay lang kasi aangat naman. Since beta game pa siya, so may potential talaga siya umabot ng 500 or more, ganun. So dito tayo, balik tayo dito. Bibili na tayo ng DPET token. So pag okay na, punta tayo dito. Dito tayo sa trade tapos spot. So nandito na tayo sa spot. Remind me later nyo lang. So pero dapat talaga i-verify yun, pero nagmamadali kasi ako kasi yung token baka lumaki. Refresh natin. 206, oh, tingnan nyo, 205. So since USDT yung pera natin, type natin DPET. DPET tas USDT. So valid for USDT lang to, guys, ha. Tas accept and continue. Tas ayun, oh, bumababa na siya, oh. Nagdi-dip siya, nagdi-dip. So ang halagang mabibili natin is 4.7299. So 4.7 235. So ilang mabibili natin? Tatlo ata. So 3.44 lang. So type natin 3, guys. Ay wait, cancel natin. So remind lang, guys, huwag niyong isagad. 3 niyo lang. Or kung ilan yung perang ilalagay niyo. So ito yun, guys. Actually bababa pa talaga to. Oh, tingnan niyo, bumaba. So dito, ito yung buy natin, 4.5. So lagay lang natin 3 DPET token. Tapos buy niyo lang kasi hindi na to aabot ng 4 DPET. So buy niyo lang, buy DPET. Order successful. So wala tayong pending orders. Punta tayo dito sa assets. Tapos type natin DPET. DPET. So yun, may 3 DPET na tayo. Ito. 3 DPET yung nabili natin sa halagang 2. So isang, totoo nga pala na isang DPET na lang kasi 205. Hindi ko kasi sinagad, guys, kaya 3 DPET lang yung nilagay ko para hindi siya parang may kaunti, para may pang BNB ako sakaling may gas fee or ano. So yun lang, guys. So andito na yung 3 DPET natin. Tapos gusto natin ilagay sa MetaMask na, yun lang, same process lang din. Tapos huwag niyong kalimutan, guys, check kayo lagi dito coingecko.com. Check niyo lagi if bababa or aangat yun, umangat ng piso. So ngayon good na yun kasi baka umakyat. Pwede rin bumaba, depende. Hindi kasi yan palaging aangat. So ito na yun, guys. So sa mga wala pa nag-subscribe, click niyo lang yung subscribe button dyan. Tapos sa mga walang Binance at MEXC Global account, ilalagay ko yung link sa baba. Tapos so i-click nyo na rin yung notification bell, tapos like nyo yung Facebook page ko. Tapos gagawa pa tayo ng ibang kaalaman at mga tutorial dito about sa My DeFi Pet. So yun lang, guys. Thank you for watching. Peace.